na may bagong reklamo tayong natanggap mula sa driver sa truck na to. Ito ay Volvo FH 2015 model Globetrotter. Ayan. So ang reklamo ng driver nito ay wala raw hatak, lalo na raw sa akyatin. So tingnan natin kung saan nagka-problema yung truck na to. Ito yung nakita kong problema, mga ka-trouble off. Injection malfunction. So maaring may problema rito ang injector, kaya namamalya siya at nawawala ng hatak. So ayan, injector number 6 yung may problema, mga ka-trouble. Bago ko tanggalin yung injector, gusto ko muna pasalamatan yung ating mga supporters, lalo na yung mag-share, lalo na yung mga nag-share ng ating video. Alright, mga ka-trouble, tanggal ko na yung valve cover nya at may napansin akong problema rito sa injector number 6, mga ka-trouble. Putol yung spring, ayan oh. Kaya hindi na siya gumagana ng maayos. Ayan, putol-putol yung spring ng number 6. Pero papalitan ko na rin lahat ng injector nito, mga ka-trouble, para maipakalibrate ko na rin. Pina-welding ko muna yung polar natin. Bumigay. Sobrang tigas bunutin yung injector. Siguro marami ng carbon to, kaya matigas yung bunutin. Ayan, pina-welding ko muna at continue tayo. Alright, natanggal na natin lahat yung injector. So lilinisan ko na lang yung sa injector sleeve nya. Hindi na ako magpapalit ng injector sleeve. Lilinisan ko na lang yan, sima carbon.
Ito yung injector number 6. Ayan, putol-putol yung ano. Putol-putol yung spring. Alright, malinis na yung ating injector sleeve. At mag-i-install na tayo ngayon ng injector. So ito yung ipapalit ko. Alright, tapos na tayo mag-install ng injector. So, ayan, ikabit ko na rin yung mga rocker arm. So,
So mamaya pagkatapos kong i-valve adjust, i-program ko muna yung bagong trim code niya. So ito yung tinatawag nilang BAB Plus. So gagawa rin ako ng video niyan mga katrobol para sa mga nagtatanong kung paano mag-adjust ng BAB Plus. Okay. So hanggang dito na lang muna ating video at salamat sa inyong panonood.